Hello Libra, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin ko ng messages, vibration, Dubai energy para sa inyong lahat. Kay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Libra. May 1 hanggang 15, 2024. Okay. Enlightenment legends. And dragon. Okay, so meron tayong 3 cards dito, Libra. It's message from your spirit. Dragon. Sinasabi ng Baraser dito na kinakailangan mo, Libra, na maging katulad ng dragon. Na sobrang courageous. Sobrang malakas, 'di ba? Or kailangan mo ng confidence, kailangan mo ng courage, kailangan mo ng strength, kailangan mo ng determination, ng passion, ng vision, ng goals, parang ganun. So, for the first 2 weeks ng May, sinasabi sa iyo na kailangan nating lakasan ang loob natin, okay? Lakasan mo yung loob mo kasi 'yun lang yung kailangan mo sa ngayon, okay? And pangalawa, kailangan mo din na lakasan ang iyong pananalig sa Panginoon. Mas kailangan mong lakasan yung iyong communication or yung partnership mo between you and then sa taas. Okay? Nakikita ko, sir, dito, Libra, na maraming nangyayari sa paligid mo na posibleng magbibigay sa'yo ng realization. Maraming mga pangyayari sa paligid mo na pwedeng magbigay sa iyo ng kuro-kuro or magbigay sa iyo ng ano, ng wisdom, ng knowledge, na parang maiisip mo na bilog ang mundo. Parang ganun. So bilog ang mundo, parang ganun yung realization mo. Nakikita ko sa iyo dito na siguro ngayon may confusion kang nararamdaman or pwedeng may takot. Hindi ko alam kung bakit ka natatakot. Mayroon ka bang problema sa health, like nervyos, high blood, or kano pa man? Pakicomment sa comment section. Kasi nakikita natin dito na kinakailangan mong maging malakas. Kailangan mong lakasan yung pananalig sa Panginoon. Lakasan mo yung sarili mo, yung isip mo at puso mo. Huwag mong iisipin na sumuko. Okay. So, Princess of Swords, Ace of Pentacles, and the Chariot. May Libra dito na posibleng naghahanap ng stable na trabaho. May Libra dito ang naghahanap siya ng mas easy, mas yung pwede niyang ano, pwedeng kalmado lang na trabaho. Pwedeng may Libra dito na naghahanap ng bagong pagkakitaan or sources ng income, or posibleng nakatingin siya sa malayo. Diba? Siguro may trabaho siya, pero hindi niya masyadong gusto kung ano yung meron siya sa ngayon. Gusto niya yung nandoon sa kabila. Diba? Mas green yung grass doon. Parang, siguro nasa Pilipinas ka. And siguro ang nakikita natin dito is gusto mong subukan yung buhay sa abroad, yung trabaho sa abroad, parang ganun. Okay? So, yun. Okay. So, Five of Pentacles, diba? Kung makikita mo dito, Libra, if ang problema mo is pera, yung parang natatakot ka na mawala ng pera, natatakot kang mawala ng trabaho, or natatakot kang mag-suffer financial, nandito yung Six of Wands, sinasabi na huwag kang masyadong matakot. Kasi, ano man itong restrictions na pinagdadaanan mo, financial problems or restrictions, sinasabi ng Baraha na makakabangon ka dyan. Diba? Makakabangon ka. Ang kailangan mo lang ngayon is tatag, katatagan ng loob. Okay?
siguro sasabihin ng ibang, mabilis lang yung sabihin kasi hindi ka nakaka-experience ng ganito. Pero in reality, mahirap. Mahirap talaga yan, guys. Lalo na kung nasa restrictions ka. Like, gusto mong lumipat ng ibang trabaho, hindi mo kayang lumipat. Lalo na kung OFW ka, may kontrata ka, 2 years, or kung ano pa man, may utang ka sa amo mo, or ganito, ganyan. Hindi mo kayang gumawa ng sarili mong desisyon kasi nga, hawak ka nila. Diba ho? Hierophant and then 2 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na may mga tao sa paligid mo na gusto ka nilang gusto ka nilang tulungan. So, may mga tao sa paligid mo na binibigyan ka nila ng advices. But ang nakikita ko sa'yo dito na nakafocus ka doon sa regrets or sa disappointments mo. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo na siguro ng bagong mindset, bagong point of view. Okay? Kasi masyado kang balisa. Bago dumating yung May, parang nakikita ko sa'yo dito, Libra, hindi masyadong stable yung mindset mo. Parang pabago-bago lang. Diba? So, if ever man relationship, if ever man money itong problema mo na gusto mo nang matapos, huwag kang mag-alala kasi sinasabi ng Barahan na matatapos ito. May mga emotional and financial closure or endings. Meron ditong kapahingahan, makakapagbakasyon ka, or makakuha ka ng strength or strong connection, or makakakuha ka ng advices sa Hierophant kasi dito na posibleng makakatulong sa'yo. Diba? Kung naghihintay ka ng pera, naghihintay ka ng promosyon sa trabaho, or kung ano man yan na hinihintay mo, sinasabi ng Barahan na huwag kang masyadong magmadali. Kasi parating na siya eh. Etong Knight of Wands na to, it's either new love, new relationship, or pwedeng new job, or pwedeng new source ng income. Nandito na siya, or pwedeng health. Pwedeng may recovery ng health, or kung ano pa man. So, comment down below if resonated ka kasi masyado kang nakafocus sa Six of Swords mo eh, diba? Sa stagnation, na kailangan mo nang umalis dyan, diba? So, ang sabi ng Barahan dito, Libra, na unang-una, i-recognize natin kung ano yung mali sa atin. Ano ba yung problema na kailangan natin i-resolve? I-recognize mo yon. And after mo siyang ma-recognize, kailangan mong hanapin yung solusyon. Yung pinaka-easy na solusyon. Wag yung complicated solution, guys. Okay? Sinasabi ng Barahan na may pag-asa. Kung ang problema mo is pera, may pag-asa ka pang makaalis dyan. Kung ang problema mo is relationship, may pag-asa pang matapos yan ng mga nararamdaman mong pain and heartaches na yan. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!